Hello mga friend, ngayon tuturuan ko po kayo na paano gumawa ng basic sentence sa Korean language. So bago po yun, nagawa muna po tayo ng mga sample ng kanilang greeting. So ang unang sample po natin sa kanila ay ang salitang good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Afternoon. Evening at hello. Ang tawag ko sa kanila yan sa Korean ay Anyong Haseyo. Anyong Haseyo. So isusulat po natin siya sa Korean. Lagay po natin Anyong Haseyo. So sa Korean po, yan na po ang pagbati nila. Good morning, good afternoon, good evening, and hello. Kapag kausap niyo po yung tao is Anyong Haseyo. Anyong Haseyo. Ang susunod naman po ay halimbawa po mag-thank you kayo. Thank you. Madalas pong ginagamit yan. Thank you. So sa Korean po yan ay Kamsahamnida. 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 Mapapansin niyo po dito, naging M po siya. Kasi po sa Korean, pagka ito po ay B or P. Pag sa last letter po siya, sa last po siya ng syllable, ito po last po siya, H-A-P po siya, pag last. So, kapag kasunod po niya ay letter N, nagiging, pag ang kasunod po niya ay this one, nagiging yung P po, nagiging M. So, kaya po siya naging Kamsahamnida. So, yan po ang unang rules natin. Kapag ang last consonant is P at ang kasunod ay letter N, so magiging letter M po ang pagbigkas sa kanya. So, Kamsa, hindi po siya Hapnida. Kamsa, Hamnida. So, yan po ang rules. Pakitandaan niyo po yan kasi magagamit po natin yan sa mga susunod po nating lesson. So, ang isa pa po ay, pag nag-thank you, syempre po, you're welcome. You're welcome. Magagamit din po yan. Chonmaneyo. Chonmaneyo. So, sulit po natin sa Korean. Chonmaneyo. You're welcome. Madalas po natin ginagamit yan. Mayroon pa po tayo. Pakikopya na lang po o paki-screenshot. May sample po po tayong isa. Halimbawa po, okay na po natin to. Magsasample po tayo bago po tayo gumawa ng sentences. Basic lang po. Example naman po natin, susunod ay nice meeting you. Pag may nakita po kayo sa tao, nice to meet you or nice meeting you. Nice meeting you. So, nice meeting you. Sa Korean po yan is panggapsumnida. 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 Isusulit po natin yan sa Korean. Man gap sumnida.
So yun po panggap sum nila. Ito po. Ito po last letter po niya uli is ito po yung P. Naalala niyo po kanina sa kamsam nila, ito po P, ito po N. So nagiging ito po nagiging letter M pagkasunod po niya itong letter na to. So nagiging panggap sum nila po siya. So yung P po na to nagiging M. So nagiging panggap sum nila po siya. So ang susunod naman po natin, may isa pa po tayong sample. How are you? Tawag po natin sa Korean, how are you? So pag nakita po natin tao, diba po, kilala na po natin siya. So tatanin po natin siya kung kumusta siya. So ang tawag po natin yan ay Chal Chines sa'yo. Chal Chineseyo. So sana po yan i-send po yung Chal 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 Chineseyo. Kung pagbigas siya, how are you? Ito po ang Chineda. Galing po ito sa itang Chineda. So is spend time. Ito po ay Chal is good, well, you spend your time well. So how are you? Ito pa may question mark po yan. So ito din palagyan po natin Chal Chineseyo. So ngayon po bubukain po natin to. Pakikopya na lang po yung iba pong pagbate o yung mga sa adjective na po natin yun susulat pag nandun na po tayo sa lesson na adjective. So sa ngayon po, doon muna po tayo sa mga basic na paggawa ng sentence. So sa basic po, ang madalas pong ginagamit is subject and verb po. So kung subject and verb po, so gagamit po tayo ng particles. So sa unang sa subject po, pakisulat na lang po, magagamit po tayo ng Korean particles. Sa English po, hindi naman po siya, alam ko, gumagamit. So, sa Korean po, gumagamit po sila. So, isusulat po natin sa subject po at saka verb. So, nun po, un, rule, tsaka po ul. Nasulat na lang po yan. Ito po ay gamit itong dalawa sa subject po to. Ito naman po ay sa object. So isusulat muna po natin yung rules bago po tayo gumana sample. So sa ito po ay dinudugtong po to kapag ka last letter po ang ng subject. Last letter po ng subject ay subject is vowel. Ito naman po last letter of subject is consonant. Pakisulat po yung rules natin. Ito naman po. Ito, last letter. Last letter naman po siya. Ito po, subject. Ito naman po ay object. Is vowel. Ito naman po, last letter of object po ulit is consonant. Yan. Pakisulat po yan, magagamit po natin yan mamaya sa ating sample. So, buburahin po ulit natin yan. So, hindi po kakalimutan yung rules na yan. Magagawa na po tayo ng sample.
sasampon muna po tayo ng English. Na umpisa po. Ang sample po natin ay I am a teacher. I am a teacher. So, teacher. Sa English po, ganyan tayo mag magsulat ng yung pagkakasunod-sunod po niya sa English, ganyan po. Subject, verb, at saka object po. Teacher ang object ng of a sentence. So, sa Korean po, ang mangyayari po dyan, I, teacher, am. So, ganyan po. Parang ganyan po siya, baliktad po siya. Teacher po to, teacher. So, I am a teacher. Sa Korean po, I teacher am. So, susulat na po natin sa Korean. Ito po ang tamang pagkakasunod-sunod po sa Korean. So, susulat po natin yung I. Sa Korean po, ang I is dalawa. Pwede po siyang pagka... Ito po, cho is formal. Pag formal po siya is cho. Pag na po, I informal. Depende po sa kausap nyo kung ano po ang gagamitin nyo dyan. Pag mas matanda po sa inyo, o kaya po ibang taong na nyo lang nakilala, ito pong cho ang gagamitin nyo. Pero pag kilala nyo na po, ka-level nyo, mas mababa sa inyo, so na po ang gamit nyo, ka-edad or ka-level po nyo, mas mababa na. Pagka po pagagalang kayo, ibang tao, nagtatanong sa inyo, kausap nyo, o mas matataas po sa inyo, cho po ang gagamitin nyo. So, sasample lang po natin yan. So, halimbawa po, ang kausap po natin, siyempre, I am a teacher, halimbawa po, estudyante, pikausap nyo. So, mababa po yung, ano niya, mas mababa po siya yung level sa inyo. So, na lang po ang gagamitin nyo. Na, so, ay po yan. Tapos, yung teacher is, Son Seng Nim. Son Seng Nim. Ida. Ito po is M. Ito po ang Ida. Ito po lang po teacher is Son Seng Nim. Saka pong I is na. So, di ba po ang sample po natin sa paggawa po ng Korean. Basic, ito po ginagamit po natin ng yung kanina. Lalagyan po natin siya ng nun. Kasi po, ito po ay vowel. So, lalagyan po natin siya ng nun. Natandaan niyo po yung kanina. So, isulat din po natin to sa Roman. I-Romanize po natin siya. Nanun. Son Seng Nim. Ida. Yan po. Yan po siya sa yung Romanize po ng Korean. Anong Son Seng Nim? I teacher am. So, ganyan po ang pagsusulat po sa Korean. Nauna po ang object kaysa po sa verb. Nahuli po lagi ang verb nila. So, sa last po ang verb. So, magsasample po ulit tayo. Buburahin po ulit natin to. Yung mga simple lang po kasi nag-uumpisa pa lang po tayo. Unti-unti po natin pag-aaralan ang basic languages po ng Korean. Paano po pag-construct ng sentence. So, huwag niyo pong kakalimutan yung mga pinost ko po sa inyo na mga noun. So, sa susunod po, magpo-post naman po ako ng verb at saka ng adjective at saka mga adverb po para makakasanayan niyo na po kung paano po gumawa ng sentence. Marami po kayo malalaman. So, huwag niyo pong kakalimutan i-memorize. So, mag-sample pa po tayo. Sample po tayo ng isa pa. I am a man. So, syempre po, lalaki ako, I am a man. So, dito na lang po pala sa gawing baba para po maisulat natin. I am a man. So,
sa Korean po yan. Sulat po natin. Siyempre po, halimbawa po, formal po kasi ito, yung ibig sabihin eh, ang madalas po kasi ginagamit nila pagka nagsusulat, na po ang gamit nila, hindi po cho. Sa pakikipag-usap po kasi ginagamit lagi ang cho. So, na nun, na, lagi nyo pong tatandaan, yung rules po natin kanina, kapag bawal po ito, lalagyan po natin siya ng nun. Yung subject po niya. So, na nun, man po is namja. Namja. Tapos lagyan po natin siya na ng ida. Yan. So, ang pagkakasunod po uli niya, sa last po uli ang verb. So, parang ay, man, m. Yung m po, yung ida po kasi, pwede siyang is, pwede rin po siyang m. Yung ida. Is or m. Ang meaning po niya, is to be. Dito po kasi, ang meaning po na ito is to be. Or m or is, yan po ang pinaka-meaning ng ida. So, nanon, namja ida. So, susulat po natin siya sa, hindi pong kakalimutan to, yung sinama po natin, nanon, kasi, ito po ay subject. So, isusulat po natin siya sa, i-commonize po natin siya, na, nun, matigas po na, namja. Namja ida. Yung mga hindi pa po nakapanood ng unang vlog, panoorin nyo po. Doon nyo po malalaman kung ano pong letter yung nire-represent po ng mga ito. So, kung hindi nyo pa po alam ito sa vlog na ito, balikan nyo po yung una kong tutorial para malaman nyo po ang mga kung paano po pagbabasa nito at paano po pagsusulat, malalaman nyo po doon. So, nanun, namja ida. So, sa Korean din po, pakisulat muna po yan. Sa Korean po, may sample po ulit tayo. Gumagamit po ng this, that, at saka that po yung malayo. So, susulat po natin. Malapit na po tayo matapos. Tapos, dilipat po na tayo sa susunod na video sa ibang lesson. So, sa lesson po dito, susulat po natin yung this, that, at saka that. Sa English po, diba? Ito po yung E. Tapos, ku, saka, cho. Sa Korean po, sa English po, ito ay this, that. Ito po yung that na malapit sa, that, malapit po sa kausap. Ito naman po yung that na isa, di po sa English, pareho pong malayo sa inyong dalawa. So, ito po, madalas pong ginagamit to sa mga salita. Ginagamit po yan sa go. Go. At saka, saram. Sa Korean, ang go po ay thing. That thing, di po, pag nagsalita tayo, this thing, That thing, di ba po? Madalas na naring gamit. Minsan po, pwede rin po yung... Excuse me. Sa Korean po, pwede rin po itong mangyari na pinapaikli po kasi na minsan tinatanggal po nila yung S. So, minsan po, makikita niya minsan sa salita nila, go lang. So, pares lang po ng meaning yan. Got, saka go. Ito na po, sa RAM, sa po yan, sa English naman po itong saram is people or person singular lang po yan. So saram, so madalas pong that person is saram, ku saram, and cho saram. So ito po ay e, i-humanize po natin. This one is e, this one is ku. Matigas po yan na u, ku, this one is jo. This naman po ay got. This one is go.
commonest po natin, this one is got. S po siya, pero pag minikas po siya is got. Magiging T. Yan po. Ito po ang spelling niya, pero ito po ang pagbikas got. Ang S, ito po kasing S nila, pag nasa last ng syllable, last letter ng syllable, nagiging T po siya. Nagiging T. Kung wala po siyang kasunod na vowel. So, nagiging T siya. So, ito lang po, saram. Ito po ay S-A-R-A-M. Saram. R po kasi ito, R or L. Depende po sa sinusundan niya. Pag first po siya ng syllable, letter R po siya. Pag dito lang po siya napunta sa ilalim, nagiging L po siya. Pag dito po siya, nagiging L. So, nasa bungad po siya ng syllable, nandito po siya taas. So, R po siya. Pag sa ilalim po, doon nagiging L. So, yan po sa... So, magsasample po tayo gamit ng mga yan. So, bukayin po natin. Huwag niyo pong kakalimutan ng mga rules. Yung pagbigkas po, malalaman niyo po yan unti-unti habang nag-aaral tayo yung mga pronunciation po ng mga word po. Tuturo ko din lang po sa inyo habang nagsasample po tayo. Pag may na-encounter po tayong ano, sabihin ko po sa inyo ang tamang pronunciation. So, yan po. Sample tayo. Halimbawa po, this person is a doctor. This person is a doctor. So, palitan po natin ito. Gawin natin capital. This person is a doctor. So, this po yung naalala nyo kanina. This is E. So, yan po. E. Saram po. Gagamitin natin. Saram. Uisa ita. Uisa ita. So, tandaan niyo po yung kanina. Ito naman po is consonant. Consonant po to. So, lalagyan po natin ng un. Ito po. Yung particles po kanina, subject po siya. Ito po yung object. So, ang naging pagkakasunod po niya, susulat po natin. This one is this person. Ito po person. This person doctor is. Yan po. So, yung verb po niya, ito po tatandaan niyo yung verb. Ito po verb. Lagi po siyang napupunta dito sa last. Ayan. Sa last po siya napupunta. Yung is. Kina. Lahat po ng verb or adjective sa mga susunod po, sa last po siya napupunta talaga. So, yung po madalas kinalilito po natin sa mga marunong po mag-English. Yan po, pag magkukuhyan tayo, pabaliktad po. Magpapalit lang naman po siya eh. Ang object po at saka verb. Nagpapalit lang po siya sa Korean itong dalawa na ito. Pero yung subject po, lagi siyang nauuna. So, yan na po. So, isusulat po natin sa Korean. Ang romanized nito, I saramun I saramun uisa. U. Matigas po siya. Uisa ida. Nasulat po. So, yan po yung isa. So, magsasample pa po tayo ng isa. Yung dot naman po. So, buhayin po natin to. So, dot. Yan, matututo na po tayo. So, ang isa naman po ay sample tayo. That thing. Yan po, gamitin po natin yung thing. Kanina po sa RAM. That thing is
a car. So, susulat po natin yan. That thing is a car. Ku, ang that po is, sa Korean is ku. Thing po is go. Car is cha and ita. Kugo cha ita. Kugo-sun. Lagyan po natin siya ng un. Huwag niya po nga kalimutan. Pagka consonant po, lagyan po natin siya ng subject particles. So, sa susulat po natin siya sa English. That thing car is, yan po, natandaan nyo po, lagi po siyang nasa last. So isusulat po natin siya, pamanis po natin siya. Ku gosun, ku gosun cha ita. Yan po sa Korean. So, that thing, car is. So, huwag niyo pong kakalimutan yan. Lagi pong ang verb po, laging nasa last. So, magsasample pa po tayo. Madalas po natin ginagamit. Last na po, verb po siya. Verb po siya kasi po, ang gamit po nating verb dito is pa lang, M. So, magsasample po tayo ng isa po na verb. Pero, sa mga susunod na subject po, kasi ang paggamit po natin ng verb. Pero magsasample na po tayo. Yung madalas po nilang sinasabi. I love you. I love you. So, sa Korean po, baliktad po yan. So, sulat muna po natin siya sa Korean. So, susulat po natin to sa Korean. Halimbawa po, ka-level ko lang po yung sinabihan ko. Siyempre, halimbawa, siyempre po, girlfriend ko siya. So, halimbawa, so, na po ang gagamitin natin. Tapos, sa Korean po, is you, is no. No po yan, sa Korean, no. Pero, pagka kausap niyo po, mas mataas, iba po ang tawag. Itatawagin niyo po siya according to position po niya. Halimbawa po, teacher siya, tawagin niyo po siya sa teacher. Kung manager niyo siya, manager po ang tawag niyo. Ganun. So, dito po, susulat po muna natin. Na, tapos no, tapos love is saranghada po yan. Saranghada. Saranghada. Ito po yung verb po niya, saranghada. So, malalaman po natin niya kung paano po magsabi ng magalang. Pero dito po, sulat muna po natin na, so lalagyan po natin siya. Tandaan niyo po, pagka subject po siya, lalagyan niyo po siya ng particle. So, lalagyan po natin is nun, yung naalala niyo po kanina. Sinulat ko na apat, sa dalawa sa subject at saka dalawa po sa object na nun. Tapos dito po, lalagyan po tayo ng good. Sarang haga. So, ang pagkakasunod po niyan, sulit po uli, I, you, love. So, last na naman po yung ating verb. So, ito po, sa Korean po, pagka sinabi po yan, sarang haga, sa Korean po, pagka may subject po kasi, ang mga verb po niya, verb po at saka adjective ang dulo po lagi niyan ay may da. Ayan. Ang last po ng verb at last po ng adjective ay merong da. So sa pag binubuo po natin sa sentence yung da po na to, tinatanggal po natin siya. So malalaman niyo po yun sa susunod, pero ang tama pong pagsulat niyan, yung hada po nagiging he tapos yo.
pagka ginagalang niyo po yung kausap niyo, lalagyan niyo po siya ng iyo. Parang tayo po, kuya, diyo po, ay, sa Tagalog, meron po tayong po na sinasabi. So, paggalang po natin yan. Mag, may po po tayo. Sa kanila naman po ay, meron sila na iyo. Sa atin po ay po. Pero, pagka level mo lang, pwede din, pwede mong hindi din lagyan ng iyo. Ito lang isulat mo. Yan, pag sentence siya yan. Pwedeng sabihin mo na, nanonuro saranghe, pwede na yan. Tulok mo dito. Pero pag gusto mo rin, sabihin mo, syempre, para maganda pakinggan, saranghe yun. Lagyan mo ng parang po sa atin yan. So, yan po ang sample natin. Sa susunod na video po natin, gagawa po ulit tayo ng sample. Tungkol naman po, ang sample naman po natin sa susunod, ay tungkol po sa mga Korean particles din. Yung may have naman siya. May have, or has, or I don't have, or I don't have, or has. Meron o wala. Yun. Pag sa susunod na ano po natin. Pero ito po pala, susulat ko po yung romanize niya para alam niyo na po siyang big kasi. Ito po ay, na, nun, matigas po yung u, hindi po siya yung u na ganito. U po siya na matigas, na nun, no rule, no, no rule, ay, Korean po na isusulat ko, no rule, R po siya dito, dito naging R siya, kasi sa umpisa po siya ng, sa umpisa po siya ng syllable, pag last po siya nagiging L, yan. So no rule, R po, tapos ito po EU, no rule, no rule, sa, ang, he, tapos yo po ito. Ito ay yo. Pwede rin pong sarang he. Pag tinanggal niyo po ito, magiging sarang he. Pwede na rin po yan. Depende po sa kausap mo. So ngayon po, natatapos na po tayo. Abangan niyo po yung susunod na vlog. Doon naman po tayo. Tatalakayan po natin doon kung paano po ang paggamit ng have. Have or has or don't have. Tatapos na po tayo. Hanggang sa susunod po, panoorin niyo po yung vlog ko. Pakisubscribe na rin po. Sige po, salamat po.